Kudos kin Made in Malacanang executive producer Aimee Marcos at director Daryl Yap para sa masterclass sa manipulasyon ng obrang ito. Ang paulit-ulit na mensahe ng mga nagtatanggol sa pelikula, this is their story. May karapatan silang ikwento ang kwento nila. Pero ang linyang this is their story ay ang pinakabagong version ng history is written by the victors. Kung susundan natin ang lohika nito, kung ikaw ang nagtagumpay sa giyera, may keka ng mambaloktot ng kasaysayan. Ang Made in Malacanang ay sumasakay sa power dynamics ng Pilipinas sa post-Duterte Marcos presidency. Kung ipinalabas ito sa ibang panahong wala itong megaphone na ibinigay ng 31 milyong botante, ibang-iba siguro ang resulta. At yan ang inexploit ng Made in Malacanang. Ang popularidad kung kailan nasa gitna pa ng honeymoon period si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inexploit din ng pelikula ang plausible deniability, ang lagi nang gamit ng mga nagmamaang-maangan sa harap ng mga korte. Hindi raw ito dokumentaryo, kaya't hindi ito kailangan sumunod sa mga alituntunin ng dokumentaryo na dapat nagsasabi ng totoo. Disinformation has come a long way. Mahusay ang pagkakamada, pero kasinungalingan pa rin. Sabi nga ni Ambeth Ocampo, ang pelikulang ito ay chismis. Sabi naman ng iba, huwag nang patulan, pelikula lang yan. Pero ang kasinungalingan at katotohanan ay absolute values. Walang gray area ang kasinungalingan at katotohanan. Lalo na sa isang historical event na nangyari 36 na taon pa lamang nakalilipas. Nagmadyong si Cory at mga madre sa Cebu. Hindi totoo. False. Nag-speech sa harap ng mga staff si dating Pangulong Ferdinand Marcos bago tumakas ng palasyo. Hindi totoo. False. Mahinahong lumisan ang pamilya Marcos sa Malacanang sa gitna ng EDSA revolt. Hindi totoo. False. Si Aimee Marcos ang nagsalba ng sitwasyon at nag-take charge sa pag-atras ng pamilya. Hay nako. Tignan na lang natin ang track record niya na 2 beses nang nameke ng diploma. Kayo na ang humusga. Walang my o your story sa katotohanan. Maraming historiador ang on the record sa mga pangyayari sa EDSA noong February 22 hanggang 25, 1986. Ngayong buwan ng wika at kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon sa 19, hindi ba dapat ay pinaparangalan natin ang katotohanan? At hindi ba't may responsibilidad ang isang senador at elected official tulad ni Aimee Marcos at ang kapatid niyang si Presidente Marcos Jr. na ipagtanggol ang katotohanan? Ang half-truth ay kasinungalingan. Huwag tayong magpabudol. Huwag tayong pumayag na ginagawa tayong tanga.